ka na bang makita? Sagot sa iyong panalangin at maranasan ang pagpapanga niya sa akin. Gusto mo bang marating ang matayong natanawin? Masag tayo sa Diyos at ito'y malarating. Hintayin mo lang ang hangin. Ang Espiritu ang mag-aangas sa atin. Lilipad na tulad ng mga agila. Lumalakas ang sino bang nagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi mananamba. Lilipad na tulad ng mga agila. Pagpapala sa marami, sasagadahin ka upang ikaw ay magamit. Gusto mo bang umangat at lumipad sa langit? Saan mo ang puso mo ang imposible mangyayari? Hintayin mo lang ang hangin. Ang Espiritu ang mag-aangat sa atin. Lilipad na tulad ng mga agila.
tayo sa mga bawat sa kung may mga Bibles. May mga pakintalan ng mga Bible. Pag-apat na linggo na ito. Sinabi na natin ito noong unang linggo pa lang. Alright? Salamat sa Diyos. And, few announcements sa darating po August 27. Sunday po yan. Ang time natin is 3:30. May service pa rin tayo ng 11:30. Pahinga po. Open your mouth and declare the good news of the Lord. Let's read. Then Joshua said to the people, consecrate yourselves. For tomorrow, the Lord will do miracles among you. Hallelujah. Amen. 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 Miracles among you. Let's give up our hands in prayer to God. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. We lift up our hands, Lord. We're receiving the good and great promises that you have given us. Salamat po, Panginoon. Open our hearts. Give us the wisdom that comes from heaven. Knowledge and understanding. Lord, hindi na kami makikinig, manonood. Mapagpapahala kami ng salita mo. Isa sa buhay namin ang bawat salita. At ito, Lord, ay magbibigay ng magagandang pagbabago sa aming buhay. Illuminate your word for us, Holy Spirit. Thank you and receive the blessing in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. They have seen and experienced the goodness
Because in the same land, naninirahan yung mga giants. Yung mga higante, sabi nyo, hindi namin kaya, takot kami. Kaya sabi ng Panginoon, sa mga hindi naniwala, hindi na nga kayo makakapasok. Oh, it was a sad story for them. Pero may naniwala, dalawa lang. Alam niyo ba, 600,000 people, dalawa lang yung nakapasok sa promise land. Hindi problema ng Diyos yun. Yung problema yung hindi pananampalataya. Si Joshua at si Caleb, sila yung naniwala. At ito, di ba, last Sunday, pinag-usapan natin yung Deuteronomy, kung ano yung kailangan yung gawin bago kayo pumasok sa promise land. Fear the Lord, love the Lord. Ito na. Ang natitira na ng buhay, si Joshua at si Caleb. Sino daw? Ang mga kasama nila, mga apo, mga anak, nung mga nauna na galing sa Egypt. These are the new generations. Ito yung Joshua generation. At sabi ng Panginoon kay Joshua, Joshua, patay na si Moises. Moises is dead. You're the one. Ikaw na yung next leader. And you will bring my people to the promised land. Papasok na sila sa promised land. Malapit na malapit na sila. Mga tatlong tangling na lang. E kinerin mo? E can you just imagine that 40 days, sabi nga nung mga scholar, 11 days lang nandun na kayo sa promise. Kaso dumating yung panahon na 40 years dahil nga yung sinusunod. Just kayo yung pinakamahagang funeral. Inihintay nila mamatay yung mga generations. And yung mga generation na nauna. Imagine mo lang, 2 million people ang ihintay mong mamatay kasi hindi makakapasok sa promise ka. Can you just imagine that? 80, pag kinumpi ko, mga nasa 85, 86, araw-araw. 86 ang mamamatay ngayong araw. Bukas, 86 ko rin. Hanggang maubos yung mga hindi naniniwala. At matira na lang yung kanilang mga anak, mga apo at mga apo sa tugod. At nandun si Joshua and Caleb, they were 80 years old. Papunta na sila dun sa promised land. Meron silang mga pagdadaanan. Meron Jordan River. They need to cross that river. Meron din walls of Jericho. Pag-uusapan natin yun sa mga susunod na linggo. Kaya, stay dito lang ngayon. Ito pinag-uusapan natin, I would like to share the abundance and victory. Na ang plano ng Diyos sa atin, makaranas tayo ng kasaganahan at katagumpayan. Amen? Amen. Yung promise lang sa Bible, hindi talaga siyang picture ng langit. Kasi when you enter the promised land, may mga kalaban eh. Kasi pagdating natin sa lahat, wala nang kalaban. Wala na doon. Wala nang katabi mo doon. Hello? Pero siyempre, hindi ikaw yun. May kilala ka lang. You know, when we go to heaven, wala nang laban-laban. Pero when they enter the promised land, may mga kakalabanin pa sila. That's why the scholars are really telling us na hindi siya picture ng langit. It's about God bringing you to a good land tapos saan ma-enjoy mo talaga yung abundance. Remember when Jesus said, I have come to give them life and have it abundantly. Tayo po mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, ang will ni Lord, ang plano niya sa atin is to experience abundance. Sabi mo na sa tabi mo, gusto ni Lord maging masagana buhay mo. Mayaman tayo. Hindi mo sinabi, sabi mo sa kanya, gusto ni Lord maging masagana ka. Amen. Amen. Alisin mo sa tenga, alisin mo sa isip mo, yung bulong ng kaaway na ang mga Kristiyano maghihina. Mahirap kayo. No! If you're in the people of God, gusto ng Lord pasaganahin sila. Amen. Amen. Hindi lang pasaganahan. God wants us to experience victory. Because may mga laban eh. Araw-araw, may mga laban po tayong kinakaharap. Tama po ba? Emotionally, mentally, minsan sa office, sa business mo, sa school, we face battles every day. But this is God's will for us. We face challenges of sickness. Gusto ni Lord, maging victorious tayo? Amen. Gusto ni Lord, matagumpay. And ano yung mga kailangan natin? And I'm telling you this, para sa mga hindi nakasunod, doon sa aking mga previous lessons, anong kailangan mo, pastor? Anong kailangan namin gawin para maranasan namin yung abundance and victory? Pinag-usapan natin kung gano'ng importante yung courage. Sabi mo, kapang! Kapang! Kailangan
We know who God is. We know what God can do in our life. Amen? Pinag-usapan din natin, kailangan in our life, you honor God. Ikalawang Diyos. Matakot ka sa Diyos. Mahalin mo ang Diyos. Maglingkod ka sa Diyos. Ngayon pa lang. Para pagdating mo doon sa promised land, hindi mo siya makakalimutan. And for this week, para sa third week ng ating series, isang susi na naman for us to experience abundance and victory is about consecration. Sabi mo, consecration. Consecration. Sino rito na experience niya kung maligo sa hotel? Eh, dito taas naman. Just staycation. Okay, yes. Yung sabihin yung mga, ano lang eh, mga resort na, pag-hotel, iba yung banyo. Ngayon, kamay mo ba? Sino rito nakalito ka na sa hotel? Aminin nyo, ang tagal mo siya shower. Kahit, hindi mo naiisip kung makakalbo ka, basta kamindi mo lang ng shampoo mo, conditioner. Kasi nag-uwi kayo. Totoo naman. Kaya ang kailangan mo gawin. Tapos meron na pinitahan namin yung lotion unlimited. Wow. Alam mo yung tao hindi nag-lotion. Kapalotion ka. Pagdating mo sa outlet, lagay mo lahat ng lotion. Kaya naglalakad ka sa labi, makakamilano ka eh. Totoo. And you see this, I'm telling you guys, kasi kung naranasan mo ng maligo, you can understand what God is telling us right now. Ito yung word na consecration. Maglilinis tayo. Not just physically, but in our whole being. Sabi mo sa katabi mo, maligo tayo. Maligo tayo. Yes. You know, can I tell you this? Sa panahon po nila, mahal maligo. Walang nawasa. Nagtatrabahan sila. Nasa desierto sila. Wilderness. Saan pa rin mo may shower? Walang ganun. Kaya for you to take a bath, to cleanse yourself, it is a luxury. Maliligo ka. You know, as we study the Bible, itong mga Levites, itong mga priests, bago sila mag-serve, bago sila mag-alay ng animal, anong sabi ni Lord? Maglinis kayo. Maligo kayo. Kaya yung mga Levites, yung mga nagsaserve kay Lord, mababang sila. Kamusta kaya yung mga nagsaserve kayo sa Jesus ko? Old Testament pala.
God separated that day, yung pangpitong araw, He consecrated it. Kaya lang ibig sabihin, maging malinis, maging dalisay. I-separate natin yung sarili natin sa mga bagay na magpaparumi. And you know what's that thing that contaminates our life? What is that? Sin. Do you want to enter the promised land? Amen. Gusto mo ba maranasan yung pagkakalupay? Linis natin. Maglinis tayo ng ating mga buhay. 2 Timothy chapter 2, let's read together. In a wealthy home, some utensils are made of gold and silver. Some are made of wood and clay. The expensive utensils. Ano yung expensive dyan? What is expensive? Gold and? Silver. Ano? Hindi ba kayo? And the cheap ones, ano yung cheap dyan? Wood and clay. And he first read what I say, if you give yourself pure, what will happen? You will be a special human being. You will be a special human being. You will be a special human being. Amen. Tingin ka nito, hindi ka cheap Christian. Amen. Hello? Hindi ka cheap. God has bought you with a price. Pinayaran ka ng dugo ng Panginoon sa Kristo. Don't live a life that is cheap. Linisin natin ang buhay natin because God wants to use us in special occasions. Amen! Ang ganun grabe, expensive. Paano makikita? Yung gold and silver, iba yung treatment. Naman yung mga plato ng mga nanay natin. Yung minsan na nilalabas. Kapag may bisita. Meron natin sa cabinet yung holy flames in your home. Yeah. True. Pag mayroon ng special na occasion. May tinahin nyo? Yun ang mga taong ginagamit ng Lord. And how can we live a life that is like gold and silver that is expensive? Consecrate ourselves. Purify yourself. Separate yourself from the things of this world. Hindi tayo pwedeng mabuhay ng pag-iisang Kristiyano, pero pareks pa rin yung buhay natin sa mundo. May nagsabi nga rin, Pastor, bakit gano'n yung mga office mate? Bakit gano'n sila ayaw nilang mag-iing ko? Ayaw nilang sumama lang sa invitation ko? Ayaw nila na mag-join sa prayer? Parang yung mga Kristiyan, normal lang sa kanila. You know what he said? Sabi kasi yung mga office mate ko, meron isang Kristiyano doon, na kasama din nila doon sa kasalanan. Eh, Christian pa, kasama ka namin sa kasalanan. Tapos yung isa, i-invite kami sa church niyo. Eh, meron kami church at pinupunta ng iba. Anong pinagkaiba natin? Hi! Para magkakaiba lang tayo ng pinupuntahan, pero parehas kami tayo ng buhay ng mundo. Sabi niyo, hindi nga, parehas na. Magkaiba lang pinaginahan na, pero parehas lang din buhay ng Kristiyana. Ganun pa yung sinasabi ng Panginoon dito. No! For you to experience the miracles, the amazing things that God has prepared, you need to consecrate yourselves. Kaya lang, God is telling us right now, He's speaking to each and everyone, Lord, ano yung marami sa buhay ko? Na parang parehas na lang ako sa mundo nito. I would like to give you 3 points. How should we live a life that is consecrated, purified? Alam niyo, itong consecration, hindi lang itong isang beses gagawin. Parang paniligo, hindi lang isang beses gagawin. Tama ko? Hindi yata kayo nag-aagaw sa akin. Pag naniligo kayo, hindi lang ito isang beses gagawin. Yes? So consecration, hindi lang isang beses. It's a lifestyle. Every day, maniligo ka. Amen? Every day, maglilinis ka sa mga kinahele. Amen? Amen. Meron kayo study, nakakabigla yung mga, ano? Amerikano. Kasi malamig sa kanila. Sa atin, medyo malinit. Tama? May mga hindi naliligo ng isang tao. Pero hindi yung katabi mo. Yung survey nila doon, kapag hindi ka naliligo ng isang tao, grabe. Magkakaroon ka ng infection. Magtutubo dyan sa mga skin mo, yung mga motor brown. Mangangamig ka. Next year, yes, yun na yun? Hindi pa. Nag-amen kayo. Have you experienced that? Maraming hindi magagaling.
Isa dyan, mawawalan ka ng kaibigan. If you do not take a bath for a year, you will lose your friends. So what do I need to do, Pastor? Para panaligo lang. Every time na naliligo kayo, naglilinis kayo, sama mo yung buhay mo. Amen? Number one, takot effort. How can we live a life that is consecrated? Pastor, I want to experience that. Papunta na sila sa promise mo. Number one is to be filled with the Word of God. Sabi mo, filled with the Word. Prosperous and successful, amen. Be filled with the Word of God daily. Kaya dito, napakalimportante yung pag-aaral araw-araw. Meron tayong online prayer meeting. Meron tayong mga cell group. Meron ka bang Bible na babasahin mo? I want to experience victory, abundance. Sabi ni Lord, do not let this book depart out of your mouth. Tingin na kayo dito. Mag-aaral kasama din din. So, meditate, sabi. Meditate, pray. Bakit kasama din din? I would like to share with you a spiritual habit, discipline na kailangan natin matutunan. Ang meditation, it includes dedication. Meditation of the Word includes dedication. Kapag kumakain kayo sa ibang bahay, pag kumain kayo ng kulang, binibigay niyo ba ng compliment yung nagluto? Uy, sir, nagluto mo. Hindi kayo. O, basta lang kayo kumakain. Di ba minimeditate mo? Hmm, ang sarap ito. Grabe, adobo mo. May mali. Alam mo, minumuyan. Alam mo yung bata na minumuyan niya yung damo? That is meditation. Parang sa kabilang banda, on the negative side, it is worry. Kita mo yung taong worry yan. Sapo, may problema siya. Ay, kami kuryente. Lagi na sinasabi, wala kami pera pang kami ng kuryente. Ikaw, sis, kamusta ka na? Wala kami pera. Kailangan ko patulad yan na kami ng kuryente. It's meditating the worries and the bills on the other side. In the meditation of God's Word, hindi mo lang siya papasahin. Para tayo po malinis sa ating isipan. Kailangan sinasabi natin yung salita ng Diyos. Kailangan lumalabas sa bibig natin yung salita ng Diyos. Sabi ni Jesus, John 17, let's read together. They are not of the world. Worldly belong to the world just as I am not of the world. Sanctify them. In your consecrate, sabi niya, purify. Cleanse, consecrate, separate. How? How should we live a life that is consecrated? By? The truth. By the truth. Ano yung truth? The Word. Your Word. Is truth. Gusto niyo po malinis yung buhay natin? Amen. Gusto niyo po malinis yung ating isipan? We need the Word of God. We need the Bible. Psalm 119, basa. How shall a young man cleanse his way? Paano daw? By taking heed, keeping watch on himself according to the Word. Conforming his life to him. Sabi niya kaya sabi, Lord, with my own heart, I sought you. Inquiring for and yearning for you, all everyone that wanders, step aside from your commandments. Verse 11, sabay-sabay. Your word have I laid up in my heart, that I might not sin against you. So, ganito po yung meditation. Pastor, paano ako mapupuno ng salita araw-araw? Pag magbabasa ka ng Bible, isipin mo yun ang buong araw. Tapos sabihin nyo, amen? Lapas, sabihin nyo, amen? Amen! Kasi tayo, lumaki tayo sa church na
problema ko, nagugumihan lagi yung puso ko, yung isipan ko eh. Sa mga nababasa ko sa social media, ano yan? Siyempre, hindi ko na kayo tatanong eh. Yung iba sa atin, nagmumura. Yung iba sa atin, sumusumpa ng mga tao. Madalas suwa, yung mga labas sa bibig, yan ang papalungi sa atin. Paano magiging malinis yan? We need the word, fill our heart with the word, and we need to what? Bigyan mo kayo ng isang sasabihin. Psalm 19:14, sabay-sabay. May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you. Hindi niya sinabi sa message pa. May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you. Nagalit ka naman sa words. Gusto mo na, may the words of my mouth. I'm sorry, Lord. I fall again.
temptation. Tao lang, pastor. Wala kang takas. Wala kang takas ng puso. Kintag ka lang kung naging reason mo na yan. Tao lang. You know what God said? His word about temptation. Let's read 1 Corinthians 10:13. The temptations in your life are no different from what others experience. God is faithful. So, ibig sabihin, yung tukso na yan sa buhay mo, yung iba na naranasan din yan. Yung tukso na naranasan mo, naranasan mo din mali, o yung ibang tao, normal na yan. Don't make an excuse, this is supernatural temptation, Lord. No! It is a normal thing in life that we are tempted by the enemy. Sabi niya, He will not allow the temptation to be one that you can stand. Tingnan ka dito. Yung tukso na yan, mapagtatagumpayan mo yan. Hindi yan higit sa iyong makakayanan. Ulitin ko, yung mga nag-aakit sa iyo kasi ang cute mo sa office, alam mo, may asawa ka na kaya-kaya mo ang kailangan. Yung mga nag-tentex sa iyo, kaya-kaya. Huwag mo sabihin, wala akong choice. No! Gusto mo rin kasi. Kasi, sino nga lang ba ang Diyos? No! He says, He will not allow the temptation to be more than you can stand. Ito po maganda, when you are tempted, dumating yung temptation, He will show you a way out. Napansin ko yan. I want you to be mindful noong panahon na nagkasala, gumawa ka ng kasalanan. Bago gawin yung kasalanan, before you commit sin, there is a small window, small door, way out. Amen. Tama, may pumulong na sa'yo, wag. May nagsabi na sa'yo, marumihan ka. Huwag mo na tuloy. Yes! Mayroong small second, small fraction, a small a way of opening for you to come out. Kapag nasusunog ang bahay, nakaamoy ka ng sunog, ganun gagawin mo. Ah, chill in the house. What does a normal person do when you smell a smoke, something is burning? You run! Minsan natin pinipigil tayo ng spiritual senses. Naaamoy ko, parang mama yung magkakasala dito. Aalis na ako. Parang sa ngayon masaya, parang mamaya kasalanan na aalis na ako. Because God will show you the way out. What should we flee from? Alam mo ang verse 14, next to kapatid. Flee from idolatry. Pagsamba sa Diyos Diyos, flee from the worship of in the Old Testament, pinag-itong flee. In the New Testament, pinag-itong flee. Takbo. Kapag sinasamba na hindi si Kristo, takbo na. Pagpatungo na lagi sa sabi niya, siya na yung bida, siya na yung magaling, siya na yung nagbigay sa kanya ng tabumbay. Baka na nun. Ayan, muna sila, rasa na, siya na. Takbo na. Ay, buka na lang ito. Kanino mong mga anak, bakit tumawag yung bata dito sa church? Sabi ko sa inyo, ayaw na umiwas kasi sa tukso eh. Nakatawa sa kids church eh. Kulong. Nakarinig kasi na takbo. Ano ginagawa sa kids church? Kinukulong mo. Pangalawa. Pangalawa po yan mo. Pangalawa pa ito. 2 Timothy 2 verse 32. Let's read. Timothy. Run away from what? Youthful? From desire. Nagnanasayin naman? Takbo ka. Nalala si Joseph? Genesis 39. Si Joseph Pogi, matipuno, promoted ni Lord, man of God. May nagkagusto sa kanya yung asawa ng boss niya. Tara, tabi tayo. Tabihan mo ako sa atin ng boss niya. Yung asawa ng boss niya, yung babae. Kung ikaw si Joseph, walang tao sa bahay, walang nakakakita, walang CCTV noon, walang
ko ni sis na nagte-text. Sabi ng babae, pagkili mo. Ang sabi ng Joseph? No. Day by day, araw-araw niyayaya siya. But there's one day, nakawakan si Joseph, ayaw mo ha, ako na lang bahala. Joseph, maganda mga Egyptians. Hello, mababang mga Egyptians. Matatalino rin ito mga yung pinaka greatest library in the world sa Alexandria, ano? Imagine that. Tukso. Nag-pray ba siya? Nagtakas mo si Joseph. In Jesus' name, inuparan siya. In Jesus' name. At what Joseph did? Ano ginawa na? Takbo! Listen, men of God, tingnan lang mga lalaki. Hindi natin kaya yung kaya. Kahit ako hindi ko yung kaya yung kaya. Hindi lang ako makatakbo kasama si Sis Belane. Because the enemy will always try to tempt you for you to fall down. Amen. Gusto ko pagbagsakin ng away. Amen. Tama ba? Flesh. Mga lalaki, hindi natin kaya yun. Huwag mong sabihin, Lord, kaya ko to. Kaya pa lang ko to. Jesus. Kaya mo hindi. What will you do? Kaya ba ikaw, yun lang ang hindi mo makontrol? Sa kata, hindi ka natapos kung saan. Direct your passion to chase after righteousness. Mag-pray ka. Speak the word of God. You need to flee. Ano pa? Pangatlo, ginamit ng flee. Are you learning from this? Natututo ko tayo? Amen. Sana gawin natin ito, no? Para maging malinis ang buhay natin. Amen? Amen. 1 Timothy 6. Ulang na ako sa oras. 1 Timothy chapter 6. Basa. For the love of money is what? The root of all kinds of? Pero sabi niya, Timothy, man of God. Ano ito niya? Run! Marami sa atin na fall na tayo into this love of money. All you think about is money. How to gain money. How to have more money is because you think that you can stand it. Pero hindi. Sabi ng Bible, pera yan. Takpuhan mo. You know, we have businesses with incorporated accounts. One time, may mga corporate na kasi, we do not know. When I was praying, I was given this word, consecrate. Meron kaming commit. Inunahan ko na yung wife. Sabi ko sa kanya, kapag may modus dyan, out tayo dyan. Kahit malaki pa yung offer sa akin. May tinahin nyo? Takbo na tayo. Why? Love of money. Sabi namin, bakit? Marami pa namang buuksan si Lord na ibang pintuan. Kung saan mag-bless kami. Marami pang clients dyan. Amen! Amen. Huwag mong subukan, mag-iinlove ka dun sa pera. Ulitin ko, huwag mong subukan, mag-iinlove ka sa pera. How many of us, we love money more than God? How many of us, we love money more than God? It's because we cannot let go of our money and offer it to God. Kaya sabi, pag pera na usapan, nai-inlove ka naman sa atin, ako. Maraming nadama dyan. Maraming nalayo sa pananampalataya dahil sa pera. Kaya sabi, ako. For the last one, we need this. You find. Sino hahanapin mo? You find spiritual accountability. Para magpapalinis ang buhay natin, you cannot be the master of your own life. Ulitin ko, kailangan meron someone na sumasaway sa'yo. Meron bang ikaw na in-invite sa buhay mo na pag-pray mo nga ako kasi itong kasalanan ito pa ulit-ulit eh. When no one is beside you when you face a temptation,
it's even more harder to fight against it. Tama ba? Hirap eh. Pero pag may kasama ka, example lang, may tukso, kasama ka namin, matutuksa ka ba? Because you have someone spiritually telling you, this time, dito ba kayo? Tama ba? Pero kung mag-isa ka lang, walang nagsasabi sa'yo, walang nag-check sa'yo, mas madali ito magabay. That's how we consecrate ourselves. Tama ba? Pastor, yung isipan ko, dumi-dumi na. Kailangan nang linisin. May nagsasabi ba sa'yo, tama na yan, social media? May nagsasabi ba sa'yo, sobra ka na kasi sa cellphone? Ilang oras ka nang nagbabrowse dyan? You find spiritual accountability who will rebuke you, who will correct you. Kasi pag wala, totoo mahirap. Pero salamat sa Diyos kung tayo ay nagkaroon ng pusong mapagkumbaba. Because it takes humility to admit. Tama ba? That you have sin. Ang minimum yung kasalanan mo, ikaw confess mo. It takes humility. Pero for those people who are proud, hindi, kaya ko na magbago. Kaya ko na ito. We need spiritual accountability. Kaya alam nyo, ito kailangan natin ko. We need to involve ourselves into a church family na kung saan itong self-group na ito, papayag ako na i-check mo na yung buhay ko. You know, none of us is perfect. None of us is perfect. Yes or no? Yes. Hindi ba sa atin, may mga skeleton in the closet. Maybe we have loss, we fail, but when you are humble, when you are in a cellphone, you learn to trust God, become humble, you share with the cellphone leader, pag-pray mo ako kasi nadadapa na naman ako sa prison. Nanonood ako ng porn pag mag-isa lang ako. Nanggigigil ako sa tao na to. Napupulo ko ng inuhis ng tao. You need spiritual accountability. Ano sabi ni Joshua? Ano sino yung mauuna sa kanila? Let's read. Consecrate yourselves for tomorrow, the Lord will do amazing things. Joshua said to the who? To the priest. Take up the ark, pass on ahead of the people. Kailangan mo makakasama. Kaya alam mo kung kapahagi na po kayo ng cellphone, praise the Lord. Kung lagi kayo nakakamiss ng cellphone, hindi pa huli ang lahat. Balik tayo sa paglilingkod sa cellphone natin. Amen? Amen. Flip from it, and this is spiritual accountability. Mag-deactivate ka muna.
i-unfollow mo yung mga pinapanood mo. Yes! Eh, hindi na lang ako. Ang hindi ko talaga ng kamay ko. Kaka-brush, brush, 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 brush. Bumili ka ng cellphone, 3310. Pag gusto mo meron? Yes! Ano ba, hindi mo na mapigil ang isa na iba't mo? Paano ka na lang nakawagan? Bumili ka ng phone na hindi ka makapag-brush. Amen! Ano sabi niya? Proverbs 22, 24, 25. Do not make friends with a hot-tempered person. Do not associate with one easy behavior, or you may learn your ways and get yourself mistaken. On the negative side, bad company corrupts good character. Sino yung mga kaibigan mo ngayon? Sino yung mga sinasamahan mo ngayon? And maybe it's time to re-evaluate your friendship. Re-evaluate your relationship with those people na you put yourself into. So, kung silang lagi kasama, ano nangyayari sa buhay niyo? And this is triple accountability. We need to find people who will be with us, bro. Tawagan mo, bro. Punta ka dito sa bahay, bro. Natutukso na naman ako, manonood na naman ako ng porn. Pupunta yun! Bakit ka naman ka ng taon na pupunta? Nasasabay ka yun! Ano ba? Hindi, ganun mo. Hindi! Yung mga makakasama! Huwag yan, bro! Di ba? Nagbabaraw sa social media. Nagagalit ka naman ako. Nanggigigil na naman ako. Nakita ko lang mga kahawin ko. Bro! So, sis naman, sis, bro, bro. Sis! Sa mga mga nagigigil ako! Eh, yung sinabi mo, kalit din dun sa tao na yun. Nakakainis talaga eh. Pinagtulungan niyo ko. Naging marites pa kayong dalawa. No. You find people and you involve yourself into doing what is good. You chase after righteousness. Amen? Amen. Matutuksan na ba ng bro? Parang gusto mo mag-inom? May problema ako eh. Diba? Gusto mo nang magpakalagi. Sino sasama mo yung mga katipon mo dati? Tara bro, ito na nga rin, no? You find people in your life. Tatawagan na pupunta ka magpe-pray. Gagawa ka ng ibang bagay. At yung mga bagay na yung patungkol sa ating Panginoon. And the last two verses in Galatians 6, let's read together. Brethren, if any person is overstaken, misconduct, or sin, any sort, tayo ang spiritual. Responsive to the role of the Holy Spirit, should set him right. And restore him and reinstate him without any sense of superiority. Tingin kayo, pag kayo naman yung nagbibigay ng advice, kapag kayo yung tumutulong dun sa nadapa, kapag kayo yung humihila ng kamay na nandun sa pangil, huwag mong isipin na masigil ka. Kasi parehas lang tayo makasalanan. Tama ba? Binigyan ka lang ng Panginoon ng grasya ng kalakasan para matulungan mo. Huwag mong iisipin na dahil nabubuhay ka ng malinis, mag-consecrate yourself, mas mataas ka na doon sa mga hindi. Sabi niya, with all what? Sabay-sabay. Gentleness. Keep an attentive eye on yourself, lest you should be tempted also. Yung mga bulag na nahulog sa bangin, eh kasi naman hindi ka tumitingin doon sa kinahulugan. Magagalit ka ba doon? Yung pulang naglalakad, nabangga, eh kasi naman ikaw ang nagka eh. Hindi ka ba umiwas? Bulag. Those people who are blind spiritually cannot see the light. Hindi nila alam kung paano sila magbubuhay. Kaya kung nasa bangin na sila, hindi mo sila aapakan sa bangin eh. Silang mga bulag, nakakaya natin sila sa wala na. Kasi ang totoo, listen, dati ang bulag din tayo. Pero sa grasa, sa gandang balita ng Panginoon, nakakakita na tayo sa liwanag. Amen! Because of the grace of God. To finish, sabi niya, bear, endure, carry one another's burden, and troublesome moral folks in this way fulfill and serve the perfect law of Christ. Complete what is not being in your obedience to. Thinking of consecration, basta parang napaka-imposible. Because napakaraming tukso. Kahit saan ka magpunta, may tukso. Kahit saan lugar, may tukso. Paano ba ka magiging malinis? We cannot do it on our own.
Because nature-wise, we are all sinners. Ang tendency ng makasalanan, ano? Gumawa ng kasalanan. Pero ang magandang balita, sabi ng Diyos, yung mga tao sa inyo, magsusunod lang sa inyo. Hindi makakaranas ng abundant life and victory, laging gabi. Kaya ang sabi ng Diyos, anak, baba ka na doon. Live a life and show them how to live a perfect life. Kaya yung Diyos ng katawang tao, alam niyo why? Why God became man, but that's still God? Is to live like us. And yet, He lived a perfect life. Para ipakita sa atin na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus, tayo ay magkakaroon ng kaligtasan. The last verse is Hebrews chapter 4, 15-16. Let's read, kapatid. We do not have a high priest who is unable to sympathize or understand our weaknesses and temptation. Yung tukso na naranasan natin, naranasan na ni Jesus yan. The pride of life, the lust of the flesh, the lust of the eyes. Di ba tinukso siya? Pero napagtagumpayan niya lahat na yun. Amen! Sabi niya, one who has been tempted, knowing exactly how it feels to be human in every respect as we are, yet without committing sin. Kaya alam mo, paano tayo magiging malinis? Kailangan natin si Jesus sa buhay natin. Rehab, thank you Lord. Yung mga taong tumutulong sa ating magbago, praise the Lord. Pero isa lang talaga ang makapagbabago sa buhay mo. Isa lang talaga ang makapagliligis sa buhay mo. Walang ibang di sino? Si Jesus. Si Jesus. And you know right now, He's waiting for you to receive Him. To come to Him. Sabi niya, let us approach the throne of grace. Sabi sa verse 16. That is the throne of God's gracious favor. So that we may receive what? Mercy. And find His amazing grace to help us in time of need. Sino dito inaanin mo, Pastor? Totoo yun. Ako, marami rin karumihan sa buhay. I just lift up your hands. Alam mo, aadin mo siya. There are things in my life na kailangan baguhin. Look around. Everyone, almost everyone, lifting up the hands. It points that we need a Savior. Kailangan ng nagpapagligtas. Kasi kapag hindi tayo nalinis, automatic hindi ako magpapagligtas. Pero ang magandang balita, sinabi ni Lord, ako na, yung dugo ko na pang babakayan sa buhay mo. Kailangan na lang ng gabi naman sa buhay mo. Amen? Can we all stand and let's pray? Praise the Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Fill your life, your heart with the Word of God. You need to flee. You flee from evil desires. Love of money. And you need to find a spiritual community. And as we come to the Lord right now, we are inviting everyone to examine your life. Just close your eyes and bow your heads, everyone in this place. As you close your eyes and bow your heads. Right now, I pray, Holy Spirit, God is pointing out things in our life that is contaminating our relationship with Him. That is making us unclean. Maybe it's in the mind, your anger issues, your patience, lust of the flesh. Maybe you are a proud person. Maybe you do not believe in God. Right now, God is pointing things in your life that is not pleasing to His eyes. Surrender to the Lord. He is rich in mercy. He is gracious God and He is ready to forgive you. And if you're that person today, you say, yes, Lord, I'm the one who is unclean. I'm a sinner. I have shortcomings. I'm not perfect. I need God. And if you're that person today, you're saying that, just lift up your hands to Him. Nasa kami mo sa Diyos. So I said, Lord, marumi ako. May mga marumiing bagay sa buhay ko. Lord, gusto kong linisin mo. Cleanse me, purify me, and set me apart. As you lift up your hands to Him, I want you to join me in this prayer. Just pray to God. Sabi mo, Lord Jesus, no.
Sabi mo, kailangan kita sa buhay ko. I need you in my life. I am a sinner. Makasalanan ako. I am a sinner. Forgive me. Patawarin mo. Forgive me. I'm receiving you into my heart. I'm receiving you into my heart. Be my Lord and be my Savior. Be my Lord and be my Savior. Panginoon, patawad ko. Linisin niyo po ako. Linisin. Continue to lift up your hands. Father, we thank you for these people who pray. Salamat po dahil ang lahat ng lumalapit sa iyo, hindi mo tinataboy. Salamat po na kahit kami mamamimihan mo aming karamihan lumaban na dito sa lupa, ikaw ngayon namatay para sa amin. Binayaran mo ng iyong banal na dugo yung buhay namin, and right now, we're receiving that forgiveness. And I pray God to each and every one of us to be reminded always of the Holy Spirit, the things that we need to bless, the things that we need to purify in our life, consecrate. For you have plans for good, for tomorrow. We will see amazing things. We will see miracles in our life. And we consecrate our lives, Lord, to the power of the blood and the Holy Spirit. We receive your forgiveness. We receive your mercy. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan mo, Lord, yung tinanggap mo. Praise God. If you receive Christ in your life, if you ask for His forgiveness, if you admit that you are a sinner, the good news, God has already forgiven you. Pinatawad ka na ng Diyos. And now, it's a new beginning. Bago simulan, nilinis na tayo. Papalik ka pa ba sa putikan? Papalik ka pa sa mga bagay na magpapalabi sa'yo? Hindi na. You chase after righteousness. You chase purity because you're thinking, Lord, bukas, you will do amazing things in my life. Lord, bukas, we will see miracles. Lord, bukas, nandiyan na yung answer sa prayer ko. Lord, bukas, tinatanggap ko na yung mga pangako mo. That is what Joshua telling us. Consecrate your life yourself, because tomorrow you will, God will do amazing things. Amen. Pagpapalatin ng Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maliligo araw-araw. Maglilinis ng buhay. Araw-araw. Amen. Salamat sa Lord. And before we end again, we would like to share with you some biblical principles. Kasi yung puso natin, gusto ni Lord malinis. Gusto niyo ba maging blessing sa marami? Ulitin ko, gusto mo maging pagpapalang sa marami? Yung ikaw naman yung nanlilibre. Yung ikaw naman yung nagbibigay. Yung ikaw na yung sumasagot ng bill sa bahay. God has many ways to bless us. And this is one way. Sowing and reaping. Pagtatanim, ha? Ecclesiastes 11 verse 6. Basahin natin. Sow your seed in the morning and do not working at the end. Sabi niya sa mga nagtatanim, huwag daw tayo titigil sa pagtatanim. Why? For you do not know which activity will succeed. Whether it is one or that one, or whether both will prosper equally. I want to challenge sa atin, tumigil na yung iba. Pero hindi, patuloy ka ng magtanim. At dapat na yung araw, aalimin tayo ng pagpapala sa mga tinanim natin. Amen! Pero darating ang araw, aahanin ka naman ang aahanin. Amen! Ang sabi lang din po, encouragement sa atin, huwag tayong umito sa pagtatanim. Praise the Lord! Handa na ba kayo umani? Yes! Handa na ba kayo magtanim? Yes! Praise the Lord, let's say for more. Six, Father, thank you for every sin. To be sown right now. In the name of Jesus, you said that we should not stop sowing. We should not stop working, for in the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. And Lord, we're not giving up on you. We're not giving up on your word. We will continue to give. We will continue to sow. For we know in the proper time, we will reap a harvest. And Lord, right now, as we consecrate ourselves, we're speaking, we're declaring, and we're receiving a plentiful, rich blessing, abundant harvest.
saving me.